hanggang sa nangingitlog ng ginto. Noong nakaraang panahon, sa isang sulok ng langit ay may isang diwata. Nasanay na siyang mag-aruga sa gansa. Ngunit ng isang beses nang nangitlog ang gansa ay nahulog ang itlog mula sa langit papunta sa lupa. Matapos ang ilang araw ay may isang sisiw na gansa ang lumabas mula sa itlog. Isa itong magandang sisiw na gansa mula sa kalangitan. Maraming taon ang lumipas sa isang malapit na nayon ay may nakatirang isang magsasaka kasama ang kaniyang asawa. Masyado silang mahirap. Sila'y walang-wala at ang meron lang sila ay isang maliit na sakahan kung saan tinaniman nila ng mga gulay para sila ay makakain. Ang ibang mga gulay ay kanilang ibinebenta para sila ay magkaroon ng kabuhayan. Isang araw ay sinabihan siya ng kaniyang asawa, "Hindi ba mas maganda kung meron tayong mga itlog paminsan-minsan? Sana ay magkaroon tayo ng gansa na nangingitlog araw-araw." Ang magsasaka ay walang sapat na pera para bumili ng gansa. Kaya, nanguha siya ng mga gulay at pumunta sa palengke para ibenta ang lahat ng mga ito at magbabaka sakali na mapapalitan ito ng gansa. Inuwi niya ang gansa at inalagaan niya ito ng mabuti. Gumawa siya ng pugad para doon ito mangingitlog. "Ang gansa ay mangingitlog ng marami na maaari kong ibenta at makain," sa isip ng magsasaka. Lumipas ang mga araw at may isang magandang umaga kung saan habang siya ay nangunguha ng mga itlog para sa kaniyang agahan at siya ay nasurpresa dahil ang gansa ay naglatag ng itlog na ginto. Lingid sa kaniyang kaalaman na ang gansang iyon ay mula sa itlog na nahulog mula sa langit. "Itlog na ginto? Kung ang aking nakikita ay totoo, sa ganun ay magiging mayaman ako sa madaling panahon." Sa isip ng magsasaka, ibinenta niya ang itlog sa palengke at nakakuha siya ng malaking halaga kapalit nito at nawala na rin ang kaniyang mga problema. Ngunit pakiramdam niya na ang perang nakuha niya ay hindi pa sapat. Kaya mausisa siyang naghintay sa gansa na mangitlog muli. Nag-umpisa siyang alagaan ito ng maigi. Di nagtagal isang umaga ay nakakita siya muli ng panibagong itlog na ginto. Siya at ang kaniyang asawa ay tuwang-tuwa na makita ang itlog. Kinuha niya kaagad ang itlog at tumakbo papuntang palengke. Sa muli, naibenta niya ang itlog sa magandang presyo. At di nagtagal, siya ay nakilalang mayamang tao sa nayon. Dahan-dahan at tuloy na lumipas ang mga araw, ang magsasaka at ang kaniyang asawa ay nagiging mayamang mayaman. Ngunit habang sila ay yumayaman, ang mag-asawa ay nagiging sakim at maramot. Gusto nilang makuha ang buong yaman ng mundo para sa kanila sa loob lamang ng maikling panahon. Isang araw, ang asawa ay nagkaroon ng isang plano. "Paano kaya kung kukunin natin ang lahat ng mga gintong itlog sa isang beses lang?" Ang magsasaka ay nabighani sa ideya na iminungkahi ng asawa. Kaya sila ay nakapagdesisyon na katayin ang gansa at kunin ang lahat ng mga itlog sa loob nito sa loob ng isang beses lang. Ngunit ang kasakiman ay may sariling pamamaraan para makapagbigay ng leksyon. Kumuha sila ng malaki at matulis na kutsilyo at hinati ang tiyan na gansa para kunin ang lahat ng mga gintong itlog. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Wala silang nakita kahit na isang itlog sa loob ng gansa. At wala na ring mga gintong itlog na darating muli. Ang kawawang gansa ay nawala ng buhay at ang matatanda ay nawala na rin ng pagkukunan para sila ay yumaman pa. Kaya may kasabihan, ang kasakiman ay isang sumpa.